po, maganda pong umaga sa inyo pong lahat, mga kababayan. Pasensya na po kung hindi po ako nakasama kanina sa radio station dahil ako po ay nasiraan. Nasira po yung aking motor at pumunta po ako doon sa paggawaan at pinagawa ko po yung motor. Pero ngayon po, nandito po kami sa bahay po ni Lola Lourdes para si Lola Lourdes po ay mabisita natin at makausap kung merong gagawa ngayon. At kung nakikita ninyo na may dala akong manok, ito ay regalo ko kay Lola Lourdes. mga kababayan. Lola, tayo magsasabong din eh. Kumusta na kayo, Lola? Kumusta na kayo? May nagawa ngayon, Lola? Wala. Ano? May trabaho sila. Kung hindi naman daw sila magtrabaho, wala makakain ng pamilya. Sa bagay, may punto rin naman o sila. At gawa nang meron naman din nga naman silang pamilya. Oh. Ay pag kung araw-arawin nga natin, ay paano nga naman ang kanilang pamilya. Oo nga. Nanay, ako may regalo sa inyo. Nangangain kayo ng lechong manok. Ay, wala akong nakita butiki sa amin eh. Ang nakita ko yung manok. Yan, Lola, pagka tayo nagpagawa uli sa linggo. Saan kaya ikukulong? Ay, papaulam natin sa ating mababait na masugid na hindi gayon yung binigay tumulong sa ating paggagawa ng bahay. Are, tatali ko muna din eh. Mm-mm. Lola. Ay, doon na pala may kulungan naman. Are, ano, kahit patukay na, kahit hindi na starter, are na may mataba na. Yung mga baho-baho na lang ng tira-tira ng kanin, inyong ipatuka. Yan ay malambot, Lola. Yan ay 45 days. Yan yung inaalagaan ko doon sa bahay. Ah, wala ka pala ng manok. Eh kami pupunta doon sa pinagagawa nating bahay para makita namin. Meron na Lola ng Sinta. Hindi ko nga, hindi ako nakapunta doon eh. Ay, hindi ako pumunta. Nagpaturok ako kahapon, masakit ang aking katawan. Ah, nagpaturok kayo? Oo. Masakit ang inyong katawan? Doon sa SM. Nagpaturok kayo ng Yung kay, ano yun, imbak siya. Ay, maganda nga yat. Kaya may turok na pala. Ay, magkukuwan pa. Babalik pa kami sa city daw ng September. Babalik pa kayo? Oo. Para ilang turok pa? Tapos na yun. Magdadala kami ng litrato namin na 1x1. Ilalagay daw yata sa ID. May ID yun eh. Sabi. Ay, Lola, kami pupunta muna doon. Oo. Diyan muna kayo. Kami babalik uli mamaya. Yan, baka ikulong na lang ninyo, Lola. Kung kayo may kulungan din sa tangkalan. Oh, mga kababayan, maganda pong umaga po sa inyo pong lahat. Narito na po kami sa pinaggagawan po ng bahay ni Lola Lourdes. Yan po, mga kababayan, nakikita po natin na meron na po siyang asinta. Siguro po, mga 2 patong pa ito. Lalagyan na po natin ng plywood. Ayun nga lang po, sasabihin ko po sa inyo mga kababayan, siguro po baka tayo po ay matagalan din po sa paggagawa po ng bahay ni Lola Lourdes. At sabi po ng mga kasama natin na gumagawa po ng bahay po ni Lola Lourdes ay hindi rin naman po pwede na araw-araw po sila ay magtarbaho dito sa bahay po ni Lola Lourdes dahil meron din daw po silang pamilya na binubuhay. Kaya nga po mga kababayan, siguro po kada linggo lang po siguro sila makakapagawa dito sa bahay po ni Lola Lourdes. Basta't ang mahalaga po ay mabubo natin po yung bahay po ni Lola Lourdes. Kitang-kita naman po ninyo, marami na pong nagawa dito. Siguro po ito yung mga 2 patong pa para ang kasunod niya ay mga kahoy na at hardiplex na pandingding dito sa bahay ni Lola Lourdes. Ang kanila pong layout ay dito po ang CR, mga kababayan. At ito naman po ang magiging kwarto, kalahati. Tapos ito naman po ang magiging kusina ni Lola Lourdes. At ito naman pong matitira dito, ito po yung parang pathway na parang pinakadaan dito sa may pintuan.
At ito naman po yung magiging CR ni Lola Lourdes. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa inyo pong lahat, mga kababayan, sa mga OFW, sa mga sponsor po natin, sa kanila pong kabutihang loob na tinulong kay Lola Lourdes para si Lola po ay magkameroon ng munting bahay na kanya pong masisilungan. At dalangin ko po sa mahal po nating Panginoon na ligtas po kayo palagi. Shout out ko po ang aking pong pinsan dyan sa Lipa, si Kuya Dennis Ulan at si Ate Sheila. At binabati ko rin po, sinashout out ko rin po ang Alae Fans Group. Good morning, pasensya na kayo kung hindi ako masyadong nakaka-chat. At medyo maraming abo kasi ngayon ang Alae Brothers. Marami po kami pinuputang. Katunayan nga po kami galing po doon sa radio station. Ako nga po ay hindi nakasama dahil ang akin pong motor ay nasira yung ano, yung silinyador. Kaya hindi po ako nakasama at pinaayos ko po yung motor. Yan po mga kababayan, na nakikita po natin na unti-unti na pong nagagawa ang bahay po ni Lola Lourdes. Mga dalawang patong na lang po siguro ito at tayo ay magdi-division na po dito. Ito ang division naman dito, kahit yan ay ano na lang. Kahit yan ay dalawang patong, yung dalawang lubog lang ng hollow block. Okay na yan, tapos ang sunod ay hardiplex na. Ano pare? Okay yun, tapos kahoy ano. Yan, ito naman po ay siguro naman po ay sa Linggo ay okay na. Yan siguro po sa isang araw. Magtatanong po ang Alae Brothers kung magkano po ang bulpit ng kahoy. Kung saan po tayo makakamura, yun, doon po tayo ano. Doon po tayo titingin at bibili. Siguro po ang gagamitin na lang po natin dito ay coco lumber na lang para tayo po ay makaminos. Dahil talaga po ang ating pera na pampagawa sa bahay po ni Lola Lourdes ay talaga pong ibinabudget lang po natin. Kaya yan po, sa may mga magaganda pa pong kalooban dyan, sana naman po matulungan pa rin po natin si Lola Lourdes sa kanya pong munting bahay. At dalangin ko po sa inyo pong lahat na tayo ay gabayan palagi ng ating mahal na Panginoon sa inyong kabutihan na ipinagkakaloob nyo po sa ating mga kababayan. Sana po sa inyong pagtatrabaho ay ligtas kayo palagi sa anumang karamdaman. Yun po, pagka napatungan pa po ito ng mga siguro po baka isang patong pa po ito o dalawa. Para ang sunod po ay magkakahoy na. Yun nga po, nabanggit ko po sa inyo, pagka tayo po ay nagkahoy, sunod na ay pandingding, hardiplex. Marami po rin kahoy ang mauubos po siguro dito dahil huwag nga po na pandingding, kahoy din ang gagamitin natin. At dito po sa pamakuan ng yero, siguro mauubos nitong kahoy ay mga nasa ano, marami siguro ito, mga 2x2 2x2 at saka 2x3 at 2x4 pang 2x4 naman dito sa ano, sa center, sa gitna ng ano, pagpapakuan po ng yero natin. Tapos sunod po doon ay 2x3. Tapos 2x2. Marami po tayong magagamit dito mga kababayan, mga ano, 2x2. Kaya dalangin ko po sa inyo pong lahat na sana po ay matulungan pa po natin si Lola Lourdes sa kanya pong munting bahay. Yun po, nagpapasalamat po ako sa inyo pong lahat. At gabayan po tayo lahat ng ating mahal na Panginoon. God bless you po sa inyo pong lahat.